ang langit at lupa. Inikha niya ang araw at buwan. Nilikha niya ang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila. Purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng likha niya'y mabuti. Pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon. Dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, noong una'y mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutang ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong naghahari sa mga taong suwail. Dati, tayo'y kabilang sa mga ito, namuhay ayon sa pita ng laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopootan ng Diyos. Subalit, napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikibig-asa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman.
tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pamang una. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo'y sa Diyos lamang, tayong lahat na nilalang. Tayo'y sa Diyos lamang, tayong lahat na nilalang. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginoo'y papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Tayo'y sa Diyos lamang, tayong lahat na nilalang. Ang Panginoo'y ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Tayo'y sa Diyos lamang, tayong lahat na nilalang. Pumasok ka sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaapit nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Tayo'y sa Diyos lamang, tayong lahat na nilalang. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat kailanman. Tayo'y sa Diyos lamang, tayong lahat na nilalang. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad ang mga dukha, tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aking mana. Sumagot siya, Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana, kaya't nasabi niya sa sarili, Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, Ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, sa gabing ito, babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos.
ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na naisumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Minsan pa'y binabalaan tayo ng Panginoon upang maging mas maayos ang ating paglalakbay dito sa lupa. Pinapaalalahanan niya tayo na ang tunay nating hantungan ay sa kanyang kaharian. Kahapon, kung naalala ninyo, gusto ni Santiago at ni Juan maluklok sa kanan at kaliwa ni Jesus Nazareno sa kanyang kaharian. Tama ang kanilang naisin ang mapunta sa kaharian ni Jesus Nazareno. At yun din ang hangarin ng bawat isa sa atin. Sapagkat dito sa lupa, tayo'y naglalakbay lang. Dumadaan lang tayo dito. At di po ba pag tayo'y dumadaan lang, dahil alam natin, hindi ito ang tirahan natin, alam natin kung saan tayo dapat mas maghanda. Natitiyak ko lahat tayo nakaranas na dumalaw lang, dumaan lang sa isang lugar. Dumaan kayo sa probinsya, sa lugar ng inyong kaibigan, o nagbakasyon kayo. Siguro naman po kung kayo'y nagbabakasyon lang, di nyo dadalhin lahat ng gamit nyo sa bahay nyo doon sa lugar na yon. Sapagkat ang katwiran natin, sandali lamang tayo sa lugar na iyon. Ganon din ang paalala sa atin. Sandali lang tayo dito sa mundo. Kahit umabot pa tayo ng 100 taon dito sa lupa. Ang tatay ko nga po ngayong araw na ito, siya'y nagdiriwang ng kanyang 91st birthday. 91 na po ang tatay ko. Pero kahit ganun katagal, katanda na ho siya, alam niya, sandali pa lang din dito sa lupa kumpara sa tunay na magiging hantungan at pananahanan natin. Kaya nga't sinikap ng ating Panginoon palalahanan tayo, ang tunay nating ipunin ay yung kayamanang maghahatid sa atin sa kaharian ng Diyos. Kaya nga't ikinuwento niya yung hangal daw na ipon ng ipon, imbak ng imbak. Ngunit sa bandang huli, iiwan din niya ang lahat. Yun ang malaking kalokohan ng mundong ito. Nakakaligtaan natin, iiwan din natin lahat dito sa lupa. At ang mas nakakalungkot, yung dapat nating dinala, yung dapat nating inipon, yun ang nakalimutan natin. Kaya nga't sa unang pagbasa, ipinapaalala sa atin ni San Pablo na ang tunay nating kayamanan ay ang biyaya ng Diyos. Ang buhay ng Diyos sa atin. Dahil kahit ano raw gawin natin, hindi ito magliligtas sa atin. Ang biyaya ng Diyos, ang buhay ng Diyos, ang kagandahang loob ng Diyos. At ito ang inaalok sa atin ni Jesus Nazareno. Hindi lang niya inaalok yung makalupang biyaya. Opo, kailangan natin yan. Kailangan natin ng kalusugan. Kailangan natin ng trabaho. Kailangan natin ng kabuhayan. Pero tandaan natin, ang lahat ng ito ay patungkol lang sa ating kaligtasan.
Ang lahat ng ito tunay na mabuti kung makatutulong sa atin lumago ang biyaya ng Diyos. Kaya ipagdasal natin na anuman ang ipagkaloob sa atin ng Poong Nazareno, ito'y tunay na maging kayamanan. At ito'y tunay na magiging kayamanan kung ito'y magiging biyaya ng Diyos sa atin. At ang tunay na biyaya ng Diyos ay yung makatutulong sa ating kapwa, makatutulong sa ating kaligtasan, makatutulong sa atin lalong mapalapit sa Diyos. Ang tunay nating kayamanan hindi nabibilang dito sa lupa. Ang tunay nating kayamanan hindi naiiwan dito sa lupa. Ang tunay nating kayamanan ay yung madadala ng ating puso kay Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, may pananalig na walang maliw sa pagkalinga ng Diyos sa atin. Buksan natin ang ating mga puso upang higit nating maunawaan ang mga bagay na mas dapat nating pahalagahan sa ating buhay. Ang ating tugon, Ama, paunlaran mo kami sa iyong pamamaraan. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, mga relihiyoso, naway patuloy na ipadama ang presensya ni Kristo sa buong daigdig sa pamamagitan ng simpleng pamumuhay. Manalangin tayo. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang katarungan at pagkakapantay-pantay naway maisulong sa pamamagitan ng mga pagbabagong politikal, panlipunan at pangkabuhayan. Manalangin tayo. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayo naway maging sensitibo sa mga hindi nakaaangat sa buhay at matuto tayong magbahagi ng ating yaman sa mga dukha. Manalangin tayo. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway makadama ng kayamanan ng presensya ng Diyos sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga yumao, naway biyayaan ang awa ng Panginoon ng liwanag, kapayapaan at kapahingahang walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ama namin Diyos, pinasasalamatan ka namin sa iyong napakaraming biyaya sa amin. Tulungan mo kaming may pananagutan gamitin ng aming ari-arian na nagmula sa iyo. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna lahat. Itong tinapay at alak na mula sa'yo, muling inakain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan,
at sa buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, ipagkalomong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sayo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, na mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
bunggalang tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag magmipahintulot sa tukso at yadyan mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordeo ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordeo ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordeo ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalaw mo sa amin ang kapayapaan. Magsilog mo ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang pinagmumulan ng biyaya at tunay na kayamanan. Siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubog at sibibig bago malisapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ang mabuhay sa pag-ibig ay pagbibigay na di nagtatansya ng halaga at hindi naghihintay ng kapalit. Pagbibigay walang pasubali, na ibigay ko ng lahat, magaan akong tumatakbo, salat man ako sa lahat, salat man ako sa lahat, ang tangi kong yaman ay mabuhay sa pag-ibig. Ang mabuhay sa pag-ibig ay paglalayag na hantong ay payapat may galak sa maalap na utyok ng pag-ibig. Hinahanap kita sa aking kapwa at siyang tanging tumatanglaw bituin sa aking patnubay, di
diwa sa paglalakbay, sandigan, lakas at tibay. Laging awi ang sagisag na mabuhay sa pag-ibig. Inaanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng Mahal na Pong Jesus Nazareno sa ating parish-wide formation bukas, October 22, sa ganap na 7 ng gabi, dito po sa ating simbahan na may temang Devotee to Disciples. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay walang iba kundi si Reverend Father Vicente Gabriel Bautista, Vice Rector, Manila Cathedral. Makiisa po tayo. Available na po ang ating mga All Stores envelope sa mga nagdanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Sulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang namayapa o sa makabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwiskam po ang lahat ng banal na tubig, nakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles, at iba pang pang-ayuda, ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang tunay na kayamanan na dapat nating hangarin at pangalagaan ay ang biyaya at kagandahang loob ng Diyos sa ating buhay. Ito ang maghahatid sa atin sa kaligtasan at kaharian ng Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglayang awa at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan,
Kristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inahangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati ka namin.